Tubig siya, may buntag. May kuan daw, may sesyon. Mag-eleksyon daw sila ng kuan, vice president sa Baes. Kaya napakaaga niya umalis pagkatapos mamista. Ya, no. Bye-bye. Ya, kapis ata? Ha? Ngapis ata? Ah, kapin na ka. Sige. Bye-bye. Ayo, ayo. Ay, naghilak tayo, ha? Kapin muna tayo mga kaprobinsya. May bisita naman tayo dito ngayon, no? Si Idol. Si Sir Edgar Samura. Pero? Ni Coco. Roma. Magpapakain naman tayo sa ating mga alaga dito. Ngayon po, magdampo tayo ng manok para pang-ulam. Yung mga kambing yung lumapit, oh. Sa kilo siguro? Siguro. Yung isa, oh. Parang natakot na siya, oh. Kami nabutin. Pero may dugong black astronaut yan. Okay. Narapas kalison. Pero okay, pasok daw. At ngayon naman, magpapakain tayo. Yung pagkain nila dito, tahop ng maes at saka kunting feeds. At haluan natin ang King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Napakaganda itong gamitin para sa ating malaga. Pwede siya sa baboy, kambing, manok, pato, itik, gansa. At proven antisid na po ito. Kasi matagal na po natin itong ginamit para sa ating malaga. Pag magkaroon ng sipon yung mga alaga ng ating sisiw, ito po yung gamit natin, oh. Panamox Forte. Yan. At para sa inahin at tandang, Panamox Caplet po ang ginamit natin. Bagong sisi, oh. Hindi pa napisa lahat. May mga tabo pa tayo dito, oh. Yan. 15 po yung pabo natin dito na malapit na natin dalhin doon sa kanilang bakod. Malapit na natin mapakawalan.
Yung mga pabo naman natin doon, yung pagkainin. Nagtagpuhan agad oh. Hello. Yan ang ating mga pabo. Napakabilis lang lumaki oh. Tingnan niyo po yung mga lalaki. At napaka-healthy nila. Napakadali lang po lumaki at yung mga pabo oh. Siguro nasa mga 2 kilo na yan. Parang kailan lang natin nilagay dito yung lalaki oh. Nagpabukad-bukad na. Yan. Napakabilis lang. Yung 15 pag malagay natin dito. Napakarami na naman. Ang cute oh, ang cute oh. Sisiw ka pa lang ha. Huwag ka munang magpa inarte dyan. Huwag ka munang kapakitang gilas. At yung mga pabo natin dito, walang tigil sa pag-itlog dahil sa ating vitamins na ginamit, King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Yan po ang maganda pag may mga vitamins yung mga alaga natin. Condition sila. At meron pa doon. Hello. Yan. Oh, may sisiw dito. Hello. Yan oh. Kawawang sisiw. Kakapisa pa lang. Ang laki oh. Hindi siya matapang. Hindi katulad sa isa na napakatapang. Nag-ingay yung mga pabo natin doon. Parang may kinatatakutan. Yung inahin natin baboy, sana po buntis na siya. At kasi po nakasahan na siya. Tapos nakasahan na rin yung dalawa nating baboy doon sa area to, yung mga anak niya.
pag sabay-sabay sila mabuntis, medyo marami na tayong biik. Sana lang. At yung inahay natin niya, oh, mabait yan. Dandahan lang. Hop, hop. Mga isang buwan na po siya mula na nakaslahan. At inahin mga kapatid siya at mga pagkain namin. Mahop lang. Mahop lang mais. At tutupin. Para hindi tumaba ng husto yung alaga natin inahin. Ayan o. Oh. Pero yung dalawa, pizza na lang po yung hinihintay. Kasi naka-schedule na po sila para pang-lechon. Pero ito, ito yung itira natin o. Oh. Gawin natin yung inahin. Yung dalawa, nakatakda na yan mga lechonin natin. Next month, kasi buwan na po sa pag-renew ng aking driver's license. Yan. Oops, huwag yung magagawan. Oy. Oops. Yung inigofira natin, oh. Wala pa ang bunga. Yung pabo natin, parang nanghihingi sila ng dahon, oh. Sa ngayon po mga kapobinsya, hindi pa namin matupag itong area natin dito sa pagtatanim. Kasi marami po tayong trabaho doon sa area to. Pag matapos tayo doon, dito tayo magpupos. Yung pabo natin, oh, lumabas na naman. Pinalabas lang natin para makakain na sila ng mga dahon dito. Pero yung mga nandun sa kabilang bakod, hindi pa namin yan pinalabas. Sila lang muna yung pinalabas namin dito kasi bumalik naman sila pagkatapos lang kumain ng mga dahon at saka damo. Yan po, yung indigofera na binigay natin. Hindi na po kailangan i-chop kasi maliit yung dahon nila. Kaya nilang lunukin yung isang dahon ng indigofera. Pero yung iba nating pabo, yung nandun sa kabila, binigyan natin na ng indigofera, hindi nila kinain. Hindi katulad dito. Yung saging natin dito na tindok, oh. At yung isa, oh, may bunga na rin. Yung tanlan natin, oh. Grabe. Mula doon. Kung naalala niyo po, ito po yung una nating tanim na nagsimula tayo magtrabaho dito sa Area 1. Ito yung mulberry. Putulin natin. Tapos magdala tayo sa area to kasi wala pa tayo nito sa area to. Nadala na natin yung truck natin dyan. May makargahan na tayo.
Naayos na yung daan na nasira sa bagyo, sa ulan. At yung Malbire, napakadali lang mabuhay. Uy, yung kape nakasabas. Ubos yung bulaklak natin. Asok. Hindi pala na dahan yung pito natin. Tignan nyo po yung Malbire, oh. Kinain sa ating magandang kambing. Yan. Puli na, puli na. Yung tumama dito. Oh. Dito po mga kaprobinsya, dati marami kami yung tinanim na Malbire at saka Maradiagua. Malunggay din, nagtanim din tayo. Pero ang mahirap po dito, iba yung lupa. Pag matagal na walang ulan, yung lupa napakatigas at napakadaling mamatay yung tanim. Kaya hindi sila nakasurvive. Subukan natin na magtanim dun sa area to na Malbire. Maganda itong Malbire, lalo na pag kakapanganak pa lang na ating mga laga. Kasi nakapagdagdag ito ng gatas, ating mga laga. So, subukan natin na magtanim doon sa area ito. Dalhin natin ito, tuloy natin ito para hindi tayo mahirapan sa pagdala. At may ipinipinis din din, oh, para sa ating mga kambing. Pala ulit Buwer, no? Palapit ni Buwer. Gawan yung mga kambing, oh. Kaaliw po tingnan yung mga laga natin, oh. Pero yung pag-alaga natin dito mga kaprobinsya, ito ay tinatawag natin na backyard lang, pang mabiitan lang, hindi pang maramihan. Oops. Kasi pag sabihin natin na pang malakihan, ah, hindi pwede kasi nakikita naman natin sa YouTube yung ibang mga kambingan na napakalaki. Tapos grabe, may mga doktor na po sila. Yung ginawa natin, kahit sino pwedeng gayahin. May nagsabi naman sa atin kung magkano ba daw ang kita natin sa farming or sa pag-alaga ng kambing, baka, manok. Ang masabi ko lang mga kaprobinsya, pag gusto mo mag-alaga ng kambing or baka, huwag mong isipin na yan na po yung source of income mo. Sabihin lang natin na extra income lang pag kumita tayo. Kasi sa pag-alaga ng kambing, hindi madali yung pira. Sa pag-alaga ng baka, hindi rin ganun kadali yung pira sa baka. Pag gusto nyo magtanong kung ano ba ang pinakamadaling pira
or napakadaling kita, isa lang ang masabi ko, yung pagnegosyo. Yan po ang napakadali ang kita. Bakit po nasabi yan? Kasi may kunti po tayong background sa pagnegosyo. Halimbawa po mga kaprovinsya, tayo nag-alaga ng kambing mula maliit, sabihin natin na bago sila magpakasta, 9 buwan. So pag makabili tayo ng kambing na 6 na buwan, yung edad ng kambing, kailangan pa natin silang alagaan sa 3 buwan bago sila magbuntis. Tapos yung pagbubuntis nila, umabot pa siya ng 150 days or sabihin natin na 5 buwan bago siya manganak. So ilang buwan na po yung ginugol natin bago sila dumami. Tapos bago pa natin ibinta na yung kambing na yan, yung anak nila, maghintay pa tayo ng 4 na buwan hanggang 6 na buwan bago natin sila ibinta. So yan po, yung pag-alaga ng kambing, medyo matagal yan. At hindi natin siya pwedeng gawing pinaka main source of income. Extra income lang. Tapos, pag maliit lang yung kambing mo, tapos may tao ka pa na sinasahuran, at iniisip mo naman na kumita kayo, isa lang ang masabi ko. Wala tayong kita. Lalo na pag ilang piraso lang ng kambing tapos may tao tayo na tagapakain. Pero pag ikaw lang mismo yung nag-alaga habang nagtatrabaho kayo sa farm mo, tapos wala kayong tao na sinasahuran, nasabi natin na kumita tayo. Pero ikaw ay magnegosyo, maniwala kayo sa hindi mga kaprobinsya, sa loob ng isang oras o sa loob ng 10 minutes, pwede kayong kumita. Paano yan gawin? Kasi yan po ang trabaho ng papa ko dati. Pumunta ng stockyard, yung mga kakarating na mga baka, kalabaw, bibilhin niya. Pagkatapos, may iba namang naghanap. Pag siya ang makauna, so ang mangyari po, siya ang makabili. Tapos may dumating naman na naghanap ng kalabaw at mapuputuan niya yung nabili mo, so maibinta mo agad. So mataas na yung presyo sa pagkabinta mo. So napakadali lang, basta negosyo ang pag-usapan, basta marunong ka lang. Kahit pumunta pa kayo sa stockyard mga kaprobinsya, yan po ang mga ginagawa sa mga karamihan doon. Wala silang alaga na baka, wala silang alaga na kambing. Ang ginawa nila, doon sa stockyard bumili ng mga baka. Katapos, lalo na pag may suki sila, pag makabili na sila, ibinta nila agad. So napakadali lang yung kita nila, lalo na pag may swerte. Kasi yung buhay natin, isa lang ang masasabi ko, parang swertihan lang. At dapat marunong tayo. Yan po ang totoo. Pag gusto mong magligusyo ng livestock, yan din ang maganda. Napakadali lang ang kita compare sa tayo mismo ang mag-alaga. Kahit subukan mo ngayon pag marunong kayo. Pumili kayo ng kambing ng mga 2,500, tapos maibinta mo ng 3,000, so napakadali lang ang kita. Pero pag mag-alaga kayo ng kambing, tapos isipin mo agad na kumita kayo agad, hindi ganon. Hindi ganon ang pag-alaga ng mga kambing. Pati rin sa baka. Bumili tayo ng baka ngayon kasi isipin natin bukas kumita na tayo, hindi yan. Ilang buwan pa po natin sila pakainin bago tayo kumita sa baka. Yung baka po mga kaprobinsya, base lang po sa aking experience dito, pag tayo mismo mag-alaga, yung isang baka sa loob ng isang taon, kumita tayo na hindi bumababa sa 10,000. Basta yung pag-alaga mo ay parang natural lang. Parang pasol-pasol lang, or sa Bisaya, lawig-lawig lang, or tugway-tugway. Kumita tayo. Yan lang po ang kikitain natin sa isang baka, 10,000 per head sa loob ng isang taon. Magpalaki tayo. Pero iba naman pag gusto natin na magparami. Paramihin natin yung mga alaga. So babae ang bibilhin natin, tapos gusto natin dumami sila, paanak ang sistema, paanakon. So hindi siya instant money yung pag-alaga ng baka at saka kambing. Pero pag negosyo, halimbawa, yung kupra, napakadali lang yan. Lalo na pag yung nabili natin na kupra ay tuyo na or nabulad na siya, naluto na, na-dryer na, napakadali lang. Pag makabili tayo ngayon, tapos bukas ibinta natin doon sa planta, agad-agad, kumita na tayo. Yan po ang kaibahan sa pag-farming at sa pag-negosyo. Yung farming na mga backyard lang, katulad dito sa akin, matagalan yung kita. Tapos yung baka, ganoon din. Isa income, libangan. Kasi hindi naman pwede natin gawin yung mga malakihang negosyo na. Grabe na yan. Lalo na pag nag-farm kayo, or nag-alaga kayo ng baka, or nag-alaga kayo ng kambing. Tapos wala tayong kaalaman sa pagbibinta, kung paano ibinta ang kambing or baka.
Yan po ang totoo. Pag wala tayong alam, yung alaga natin, may binta lang natin sa pinakamurang presyo. Halimbawa, pag magbinta tayo ng baka, tapos yung baka natin ay ibinta natin sa halaga ng 35,000. Pag nasa stacker tayo, kung pwede pa nilang tumawad ng 25,000, gawin nila yun. Para lang sila kumita. Yan po ang sistema. Real talk lang po tayo mga kaprobinsya. Wala po tayong sinisira na mga tao. Ganun talaga ang totoo. Pag wala tayong kalaman sa pag-alaga or wala tayong kalaman kung paano ibinta yung mga alaga natin. Para sa akin, mas maganda pang ibinta yung baboy. Base lang po sa akin kasi yung baboy per kilo yung bintahan. Pero yung kambing, estimate lang at saka yung baka, estimate lang. Walang bayad dito sa amin na kinikilo yung kambing at saka baka. Yan po sa mga nagtatanong kung magkano agad yung kita natin sa kambing. Pag kita yung pag-usapan, matagal. Kung magkano, mahirap sabihin yan kasi matagal eh. So pag gusto nyo mag-alaga ng kambing, huwag nyo isipin na kumita kayo agad. Isipin nyo lang na isa income yun, tapos parang libangan lang. Pag gusto nyo kumita agad, magnegosyo kayo ng livestock. Nakakadali na. Basta marunong ka lang, may suki ka, tapos may kapital, yan ang gagawin mo. Napakadali lang. Livestock na negosyo. Disclaimer lang po, mga kaprobinsya, yung sinasabi ko po, base lang yan sa aking karanasan. Kasi yung pag-alaga ko ng kambing ay backyard lang, hindi maramihan. Yung pag-alaga natin ng pabo, yung pag-alaga natin ng baka, backyard lang. Yan po ang totoo. Pag bumili tayo ng kambing na ang 6 na buwan, so maghintay pa tayo ng mga ilang buwan bago sila manganak. Tapos pag bibili tayo ng baka na maliit, maghintay naman tayo ng ilang buwan or ilang taon bago sila lumaki or bago din manganak yung baka. Tsaka pa natin maibinta, tapos yun po ang panahon na kumita tayo sa ating alaga pag maibinta na. Pero matagal yan. Pero pag gusto nyo, tulad ng sinasabi ko, extra income lang, libangan lang, huwag yung gawin na yung pag-alaga ng baka, yung pag-alaga ng kambing, yun talaga ang source of income nyo. Mahirap yun. Base lang po yan sa aking karanasan. Kasi yung papa ko po dati, nagnegosyo siya ng buy and sell ng mga livestock. Tapos yung hanap buhay ng mga kapatid ko, yung negosyo din. May bigire sila. At ako rin mismo, may negosyo din tayo. Bayar po tayo ng kupra. Sa kupra din, napakadali lang ang kita basta marunong tayo. Basta swerte sa lugar na maraming niyong. Yan po mga kaprobinsya, sana po may natutunan kayo na kaunting kaalaman tungkol sa hanap buhay dito sa bundok or dito sa probinsya. Kasi po ako, lumaki kami sa bundok at alam natin lahat na paikot-ikot. Alam natin yung pag-alaga ng mga hayop. Ito po yung ulaw namin ngayon, oh. Linagpang ang lutuin namin ngayon. Ito po, naihaw na namin. Yan. Yung nilagpang, ihaw mo na yung manok, yung ricado, sibuyas, sili. Magulutuon. Parang half cook lang siya. Tapos, isa lang naman sa kaldero. Mga kaprobinsya, luto na po yung nilagpang namin, oh. Hinaluan ng malunggay. At may halang-halang din tayo. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Mga bagong upig kung kasama namin dito ngayon. Ito, hindi wala alam daw. Laging may lakad si Kapitana.
Ito. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya, at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi ng comment, sa lahat na nanonood ngayon, maraming maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, King's Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte, Panamox Caplet, Intenso Plus, Intenso Premium, Worms Togo, and King's Beta Pet. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Hernan Ganaan and Ganaan Family, watching from Negros Oriental. Shoutout kay Chandria Cabasag Campos, watching from Stockton, California. Greetings from Mark Lister Campos. Shoutout kay Hamasaki Ophelia. Shoutout kay Phil Sibubra, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Shoutout Lupagi Family at Garay Family, watching from Calapi, Bohol. At sa mga hindi ko po na shoutout, shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po. Bye-bye!